Yun, isang magandang hapon mga ka-striker. So, for today's video, ayan. So, ngayon nga po ay update tayo kay Idol Jumper Sniper na nasa Bures nga po ngayon. So, yan po, binalikan niya na si Nana Erlinda. Yun nga, yung mission nila doon na ipapagamot, no? Yung, kung natatandaan niyo yung mga na-react vlog ko na yung nanay na may bukol sa ulo. So, yun po, kahapon dumating sila. Kanina, pinuntan niya na para masabihan na mag-prepare na kasi baka daw bukas ay aalis na sila papuntang ospital. So, hindi pa natin alam kung saan dadalhin. Yun, di ba? Yun. Hello. So, abang-abang lang po tayo sa mga susunod na kaganapan kung ano nga ba yung dito na kami sa bahay ni Nanay. Update ano sa Nanay? Pagpapagamot nga sa ospital kay Nanay Erlinda. So, yun po. Ang napapanood niyo po ay ang pagpunta ni Idol Jumper Sniper na naka-upload doon sa kanyang asawa, no, sa Mrs. Jumper Sniper account. So, ayan. At tayo po ay parang ulan na. Ang oras po natin ngayon ay 6:30 ng hapon. So, ayan po. Habang nanonood kayo ng video, ako naman po ay doon na sa bahay. Tapos may kumikidlat pa. Delikado. Okay. So, ayan. Ang sino man unang nag-vlog sa inyo, jokes dito? Doon. Ah, sinuli nga. Sinuli. Okay, so dito na tayo. No. So, ayan na si Nanay Erlinda. Abay, parang nagbago ang... Hindi po, nilipat, sa bahay po dito ng anak niya. Ah, nilipat siya dito? Opo, yung... Kasi yung pinuntahan namin... Andan po pa yung tatoy sa... Ah, nilipat po na dito. Sa tatay? Andan po sa dating bahay. Pwede na pumasok? Hello, kumusta po kayo? Hello. Si Kabungot. Ay, Kabungot. Alright. Yan doon, hawak mo doon. Pasok ka dyan. Pasok ka dyan. Ay, Nay! Kumusta po? Natatanda niyo po ko, Nay? Pasensya na mo. Gamay sa kuwang balay, ha? Oh, ay, sir. So, mga kasunod, nandiyan na si Nanay Erlinda. Pwede, bisang ko muna si Mama. Oh, hindi pa naman tayo, ano? Hindi pa? Hindi pa, ano lang, si ano nga pa lang, ano nga pa lang pangalan ulit? Beverly. Si Beverly. Tapos, ay, kapitbahay namin. Sinong sasama kayo yun, Nanay? Yung isang kong kapatid, baka papunta dito na yun. Lalaki? Babae. Babae, kayo, lalaki. Kayo ang magkakasama sa ano? Ay, babae, lalaki ang sasama kayo. Sasama kayo, Nanay? Ay, hindi ikaw. Hindi. Ang sasama sa biyahe, lalaki at babae, mga anak ko ni Nanay. Anak, papa pa. Okay. Kumusta lang po kayo, Tay? Di ba, sa tatay, stroke din. Huwag yapon. Nay, so, Nay, ready na po kayo mag ano tayo, dadalhin po namin kayo sa ospital, no? May dala na po kaming sasakyan. Tapos paano kayo sana? Di man maka ano ba siya, wheelchair? Ano na lang pa alsan? Ay binabuhat, bubuhatin na siya. Tapos sa sasakyan na lang siguro dapat nakahiga siya, no? Nakahiga po talaga siya. Gawin natin ng ano? Niya kaya nakaupo. Nang paraan para makakomportable si Nanay. So yun, ito mga kasunod, kaya ako pumunta dito ngayon para magpakita lang kay Nanay, natatay lang sa pamilya nila na para na, nandito na kami. Siguro, may contact naman kay Joy, no? No, namin yung ayusin namin yung sasakyan ng mga schedule, tapos sasabihin namin sa kanila kung baka bukas na or sunod na araw na umaga, no, kasi alanganin pa kayo, ang depende kasi sa schedule ng Ruroy, no, kung ano ang mas maganda, kung babiyahe ba kami ng gabi or sa umaga, dalawang option namin. So mamaya ayusin namin doon, at least napuntahan ko si Nanay dito para ano na maalam na Nanay na dadalhin na namin siya sa ospital. So ang ano, sino kayong pwedeng kausapin? Sino panganay na ano? Panganay na anak ni Nanay? Lalito lang, pwedeng si Ate Nina lang. Kausapin? Ang anak niya talaga. Ikaw ang ano? Anak. Ang panganay? Hindi, wala dito yung panganay namin. Panganay ako sa sasama siya. May ano ba sa nanay? May PhilHealth? Meron. May senior citizen? Meron. Ayun! Ayun, so... Kumusta lang po? Kasi tatay, hindi na kapagtrabaho, no? Hindi na, ito. Nakaano na lang siya. Baho, kahit... So... Sana mo ano. Na mga kasuwerte, tulungan niyo kami magdasal para kay Nanay, no, na sana maging maayos yung operasyon, sana walang maging problema. So kakausapin ko lang muna si Beverly. Nay, sandali lang muna 'yan.
usap lang kami ni Beverly po. Buti ano naman po kayo? Medyo malakas po kayo. Ang pagkakabay na ako po, ama? Okay, dito na lang. Dito na lang, no? Dito na lang. Para ano? Ito kasi, Beverly, sa pamilya nila, kasi pagdating natin sa ospital, siyempre, idadali natin sa nanay sa emergency, or kung sa emergency ba, tatanungin natin ang doktor kung ano ba ang maging epekto, kung pwede ba siya operahan sa ganyang kalagayan niya. Tapos, kung wala bang, ano bang magiging, magiging epekto kapag inoperahan siya, kung kakayanin ba ng katawan niya. So, alamin pa natin kung pwede ba siya operahan. Kung pwede operahan na makakasurvive yung katawan niya, mas maganda. Pero pag sinabi ng doktor na medyo komplikado, kayo po, kayo ang magdedesisyon. No, kasi, di ba, matagal naman nilang gusto na talagang gumaling si nanay. Kaya lang, ang problema nga yung financial. No, kasi siyempre malayo, kakabihas na nito sa Burias. So, yung nalaman kong anamay ganito, nandito si nanay, no, sinabi ko naman na mag-iipon kami, mag-iipon ako, manang pondo para kay nanay. So, kami, nakaalalay kami sa financial. So, kung anumang gagastusin, gagawa namin ng paraan yan para mapagaling lang si nanay, no, lahat ng gagastusin sa ospital, no. Huwag nyo na pong isipin yan, kami na pong bahala. Pero pagdating sa desisyon, sa doktor, kanyo na ang mag-usap, no. No, ay linawin na natin mga kasuwerdo, no, kasi medyo delikado itong gagawin kasi natin, no. Yung sitwasyon ni nanay pagdating sa ospital, siyempre pag inoperahan na yan, di ba, alamin natin kung ano ang magiging epekto, kung kaya ba ng katawan, dapat alamin natin yan sa doktor, tatanungin natin. So yun lang, linawin ko lang, ito ang gagastusin dito, kami nakaalalay lang pagdating sa financial para mapagamot si nanay. So ang magdesisyon, no, kapag sasabihin ng doktor na hindi pwede or pwede, pero ganito ganyan, ang kanila pong pamilya, nandito naman ang pamilya niya, no. So si nanay, willing naman si nanay, sasama sa amin para dadalhin na namin sa ospital. Tapos si Beverly, okay, nag-usap-usap na kayo lahat. Sige. So tulungan nyo kami mga kasword, magdasal para kay nanay, sana maging matagumpay tayo sa ating gagawin ngayon. So nay si tatay naman, ay ano, pero nakalakad naman tayo, no. Adi. Dili kapul. Ato ni ko tong ngawatag motor. Ah. Di flatau. Sel podang kanay, bakit? Igi. Oh. Hala. Ni parang di ka pa bisan nduro. Ikutay nay. Ano nay? Mika party? Okay. Sige nay. Babalik lang kami doon. Tapos ayusin ko yung mga ban, kasi ang ban, may dala kaming ban kay Ulin Ria, tingnan namin kung pwedeng tanggalin yung mga ano doon, mga ibang upuan para makapaglagay ng kama doon para makahiga si nanay, no, para maging komportable siya, no. Tapos may sasakyan naman si Noli at saka si Dang, so pagkasyahin na namin yung iba doon para si nanay maging maluwag siya doon sa sasakyan ni Ulin Ria. Tapos kapag okay na ang lahat, tatawag kami sa inyo para sabihin na kung aalis tayo bukas ba, walang oras. Pero siyempre dadalhin namin sa sasakyan dito, diyan na tayo magkita-kita. Hindi, pupunta pa na namin kasi bubuhat kay nanay. Yan, ayusin na namin. So good luck sa atin. Tapos asa na yung ating ano, treasurer para may pang, baka may pang ibigin, bawasan ko yung ano, yung pera ng ano, ng Magic Flex para ano, yung mga naipon-ipon namin para may pang gastos sila. Ano ko na lang? Pagkasan lang. Paano kayo mag-ano? Paano, sino, paano kayo nag-ano? Binawat siya po. Hindi, yung ano, yung pang-araw-araw na kailangan ni nanay. Sino nagpagbigay sa inyo? Yung kapatid. Kapatid. Ano pa? Ano pa? Sa Manila, ano? Si Junjun. Si Junjun? Yung nagtatrabaho? Nagtatrabaho. Ano nga yung trabaho ni Junjun? Restaurant. Sa restaurant. Ay, Junjun! Salamat sa pag alalay mo kasi kaso mo kay nanay mo. Chef, dasal ka rin na ano, na magtagumpay tayo sa operasyon. Kung operahan man. So, sana, hindi maayos. Pero nay, tingin ko na gagaling ka nay. Maayogin na nay. Maayogin na imong ano. Operahan mo ka na, operahan. Lagi. Kaloyan sa Ginoo. Kinagaedad din mo nay? Ha?
Pila lang ini mo ilan? 65. Si ang kinsa may mabilin dre. Ikaw. Din si tatay. Sabay. Ang tatay taga Antika Guantay. Ikaw minugas kaso kila na dito. Ang kuan. Ako muli mo goodbye. Basahin ko yung ano. Apon. Bilang ganun. 5K. Para kay tatay ba? Kasi ko amo namang ko ang nanay. Tapos para compliment sa nag-alaga kay nanay. Dito na pa na ano? Nang 5,000. Kuya. Yun. Tara. Wala bang makailangang bilhin si nanay? Walang mga gamot? Wala. Di ba may mga mini-maintain siya? Ano lang? Wala sa mini-maintain sa... Ano lang, iyong rice coffee. Pero ikaw nag-aalaga sa kanya. Si tatay ang may mini-maintain. Wala din. Wala sa mini-maintain. Wala ang iniinom na gamot ay? Wala. Ah, paano yung inyong stroke? Dapat terapya na. Ilang buwan na nga tayo? 6 months? Ay, pila... 6 months? Pila katuig na nga? A stroke? 10 ata. 10 years? 10 years na. Pasig, madala po nag-uwan, therapy. So, karon, i-priority mo natin si nanay, no? Tay, pang, ano nyo? Ito, ano yan, 5,000 ba? Ito yung mga, ano, pera ng, sa Magic Flex, mga kasunod, bayuhasan ko lang. No, may mga ano naman tayo, mga sponsor at ibuhasan. Tapos ito, pang gasos-gasos nyo na rito. Salamat po. Para may ano, kasi sila kasi nag-aalaga kay nanay. Sa kami nang bahala kay nanay. Yung para lang may, baka may satay, mabiling gamot. Hindi na ano satay eh. Hindi na makapagtrabaho tayo, no? Ah, dili. Hindi, igod. Nag-i-trabaho. 70 plus na katay? Ibang edad? Ano? 66? Nay! Ha? Ayos lang, nay. Sige nay, dahil una ka na mo buhon. Maayo. Maayo na nay. Maayo na na. Wala man gitsa ng ano, walang sugat. Oh, ay lagi doon. Walang sugat. Wala yun doon, nahubag lang. So nasa ilalim na siguro ang panang. Sa ilalim no, lalong. Unod pa niya. Unod? Ng tubo. Oo. Unod. Sige. So yun lang mga kasword, no, para at least malaman nila na nandito na. Gusto ko lang makita din si nanay. So yan naman talaga ang ipinunta ko sa Burias. At hindi pa namin alam kung pagkano ang aabutin natin, no, sa gastos ni nanay. Pero hindi ko iniisip yun. Ang akin lang talaga ay sana gumaling si nanay. Maging maayos, magtagumpay tayo dito sa ating gagawing project na ito. So kung yung pera, walang problema yan. Magagawa natin ang paraan yan. No, may pundo na tayo eh. So magagawa natin ang paraan yan. Maraming tutulong sa atin, no? Kaya tulungan niyo kayo magdasal. Sige nay. Ngayon naman ang bahala. Tapos kausapin niyo yung mga kapatid niyo. No? Ang usap-usap na po kami. Nag-usap na kayo lahat. Oh. I-provide mo na lang yung ano, andam yung mga papel ni nanay, ID. Kung lahat ay, ng... yung ano po, yung ID sa senior, di pwede ma-ano. Madala sa... Bakit? Widow senior, gamit kayang ID. Hindi pwede yung dali? Pwede siya, pero ngayong ano ay, picha sa ace withdraw, mag-ano kaya mag-pay out ang senior, kailangan ng ID sa senior. Ah, edi si... Papicturan nyo lang. Pwede. Oh, papicturan, xerox na lang. Xerox na lang. Oo. Tapos, ipapahabol na lang. Kung sakali man, may mabiyahe naman. Kung ay, ano. Baka mamaya po ipapaxerox na lang. Oo, may xerox lang. Kasi kung hindi pwede ang photocopy, di antayin natin yung ano. Kasi ang senior naman, magagamit naman niya yung ID na yan kapag bayaran na, magagano na. So, pwede siya ipadala na lang doon kung pag hindi nagagamitin dito yung ID. Sige. Yan, sige tay. Yun lang tay. Dadali namin si nanay tayo. Nay! Ingat po kayo, Nay. Gagaling po kayo, Nay. Sige po, babalikan pa namin kayo, Nay. Baka bukas na, Nay. Baka bukas, o. Maabot pa kayo ko sa inyo. Sige. Okay. Sige. Sige, Biberni. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Okay. Hindi ka pa, Wins, Nay. Ha?
init-init na sinuha na dyan, no. Meron tayong ano pala, yung mga, sa probinsya, yung mga nag-offer ng mga gamot-gamot. Sa mga kasuhan, yung binigay natin na, ano, tagpa 5,000 sa atin, tsaka kay Weberly, ano lang yung compliment lang yun ba, kasi, siyempre, sila nag-aalaga kay nanay, no, yung anak niya. Hindi naman tayo alam kung anong mga hirap na ginagdaanan, especially financial para kay nanay. Tapos yung statay, wala rin, ano, baka may kailangan siyang gamot, diba, stroke siya ito, wala, hindi makapagtrabaho. So yun na lang, huwag kayong mag-alala kasi kapag yung ating naipon sumobra, no, kung sakali lang na hindi naman ganun kalaki ang gagastusin, kung hindi, kung may matira man, siyempre, para sa kanila lahat yun. Pero hindi pa natin alam, ako sa tingin ko, malaki talaga ang gagastusin natin dyan. Pero, hindi ako nag-iisip sa ano, wala akong pinoproblemang pagdating sa financial kasi kaya nating i-provide yan, magagawa natin ang paraan yan. Mas ang importante, gumaling lang si nanay. Ay, salamat sa ating mga media man. Yan yan tayo sasama, nakapula. Ah, ikaw? Ikaw yung panganay? Sasama. Ano nga pangalan? Evelyn. Yan, si Evelyn pala. Si Evelyn ang kasama sa kay nanay. Tapos dalawa kayo, di ba? Opo. Sino? Siya po. Anak? Lalaki. Oh. Anong kapatid niya rin? Anong pangalan? Jubel po. Jubel? Yan, si Jubel. So, siyempre, pag ano, tsaga-tsaga lang kayo. No, wala na mukha na kayo, huwag kayong mag-alala. Pagdating doon, pagdating sa, huwag nyo isipin yung pera. Kung ano man yung mga kailangan nyo doon, magsabi lang kayo sa amin. No, kami nang bahala. Basta si nanay, mapagamot lang natin. Yan. Hindi ka nag-aral? Nag-aral pa po. O, paano yung pag ikaw ang gumantay doon? Pinadala ko naman po ng excuse later. Matagal-tagal na ano yan. Sige. Kasi kailangan may kamag-anak talaga. No, kasi ang pagdating sa mga desisyon, no, kailangan talaga sila, mga kamag-anak. Hindi kami pwede doon. Kami sa financial lang, sa doktor, lahat-lahat na. Okay, so ayusin na namin yung schedule namin doon. Tapos, ano, kung baka bukas or yan natin kung bukas pwede nang makabiyahe si nanay. Kaya nakaready na rin sila eh. Yan. Salamat kay Kapungot, videographer. Yeah. At sa lahat ng mga nandito, Boreas Vloggers, thank you. Yan, dami namin. Ayos. Good luck sa atin mga kasuward. Suportahan nyo ang ating ang ating gagawing project. At kapag lahat tayo magdasal, sigurado gagaling si nanay. Salamat sa Panginoon.